Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang karagdagang pondo para sa Department of Education upang matugunan at mahasa ang kakayanan ng mga estudyante sa bansa. Base sa pag-aaral ng Senate Basic Education Committee, nasa 10 bilyong piso ang kinakailangan para sa academic recovery programs ng DepEd. Mababatid na napag-iiwanan ang mga Pilipinong estudyante sa larangan ng mathematics, science at reading base sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Una nang sinabi ng DepEd na gumagawa na ito ng mga hakbang upang mahasa pa ang kaalaman ng mga estudyante sa iba't ibang asignatura. Samantala, bukas si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa anumang komento at pagtutol hinggil sa isinusulong na peace talks sa rebeldeng grupo. Ayon kay Secretary Galvez, inaasahan na niya na magiging hati ang reaksyon ng iba't ibang grupo hinggil dito. Para kay Galvez, positibo ang anumang komento upang ma-plan siya ng maayos ang isinusulong na usaping pangkapayapaan. Samantala, hinikayataman ng kalihim ang publiko na suportahan ang isinusulong na pagkakaisa ng pamahalaan upang matigil na ang anumang karahasan. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, unom ka mga tagomenyong estudyante nga nag-eskwela sa Mindanao State University sa Marawi City ang gisundo na itong adlaw Martes o nakauli na sa Tagum City. Among lakang na imong posible sa pakigtambayayong sa LGU Tagum sa City Government of Davao nga may naghatag kanila og libreng transportasyon padulong sa Davao City aron sila sundoon. Dinggikan sa Davao City, gisundo dahil sila sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO. Samtang gihatagan sila og stress debriefing pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Samtang miabot na sa Naval Station Felix Apolinario, Panakan, Davao City ni atong Martes ang crew sa MV Queen Juhaya. Human nga naharang kini sa mga sakop sa Naval Forces Eastern Mindanao sa kadagatan sa Sultan Kudarat ni atong adlong Domingo. Dinasayran nga adunay dala nga smuggled cigarettes nga adunay minilyon nga kantidad. December 3, 2023 nang nadakpan sa BRP Artemio Ricarte ang mga watercraft ug dinhi nasayran nga aduna kini karga nga 527 master cases sa smuggled cigarettes nga adunay gibnabanang kantidad nga 8 million pesos. Sakay usab niini ang unom ka mga Filipino crew kung asa gipailam sila sa medical check-up dihang miabot sila dinhi sa dakbayan. Samtang nakumpiska ang mga smuggled cigarettes daling giturnover sa Bureau of Customs District Collection 11 alang sa safekeeping. Ug mao kato mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!